Pinadala sa akin ang video na ito ng basic marksmanship training ng Air Force Reservist Unit. Panoorin natin dahil gusto ni Corporal Joseph Dave Basungit na tingnan ko kung tama ang kanyang ginagawa. Isa siyang masugid na sumusubaybay sa aking shooting channel at kinokopya niya ang ilan sa mga techniques na aking ipinamamahagi. Kilatisin natin yung kanyang video. Tama ba? Siguro ito ay zeroing procedures. I think this is indoor. Ang purpose nito ay i-ready ang rifle para sa malayuan na shooting activity. O kaya kung gagamitin mo na ito for combat purposes, kailangan dadaan ka muna sa zeroing. Ang tawag diyan, battle sight zeroing. Ang purpose nito, without any adjustment of sights, after ng 25 meter zero, ay kaya mong ipatama ang iyong rifle hanggang sa 460 meters without adjusting your sights. Wala nang mag-up ka pa dyan sa iyong elevation para makapatama ka sa iyong replay. So ito yung kanilang ginagawa. Panoorin natin. Hindi ko nakita anong klaseng target ang kanilang ginagamit. Ang klaro lang sa akin, focus lang tayo dito sa prone and supported position na kanilang ginagawa. By the way, congratulations dito sa mga Air Force Reserve Unit personnel na nag-undergo nito, lalo na sa inyong mga handlers na mula sa ARSEN, dahil maganda ang inyong activity, ang inyong training. Ito ay parte sa paghahanda ng ating bansa para sa Territorial Defense Operations. Dito na tayo sa video ng kanyang shooting activity. May nakikita na kagad ako. Ano ba yung isa? Nag-alibay pa, alibay. Dapat pag nag-start na ng fire when ready, kaya mo nang ayusin ang rifle mo kung mayroong mga malfunction, halimbawa, nag-double feeding, o ayaw mag-load, kaya mo na yan. Hindi yung tatawag ka pa para mag-shooting. Ha? Ito yung katabi ni Dave. Nakita ko maganda ang kanyang shooting fundamentals in general, no? In general. Except sa isang bagay. At yun ay ang placement ng kanyang nose, no? Ang nose ay dapat hindi mag-touch sa charging handle. Of course, tinuturo ng kano yan, nakatouch. Pero sa akin, hindi. Based on experience, dapat ilalayo mo ito dahil importante para sa isang shooter na ma-execute niya hanggang sa dulo ang lahat ng shooting fundamentals. Ang ibig sabihin, ang follow-through, yung pinakadulo, the continuous application of all shooting fundamentals every after the shot is delivered. Ang ibig sabihin, pagkalabit mo, pong, nag-recoil, mata mo andun pa rin. Okay? Nakatitig ka pa rin doon sa front sight post. Ngayon, ano bang epekto kapag i-touch mo yung ilong muna sa charging handle? Babangga, no? Ang charging handle, umaatras yan. Babangga yung ilong mo, and tendency natin yun. Natural reaction natin. If something is touching a part of our body, particularly dito sa face, mag-react ka, mapapapikit ka. And kung ikaw ay pumipikit, habang ikaw ay pumuputok, hindi mo magawa yung tinatawag na follow-through. So it means, magkakaroon ka ng error. Very small errors ay meron yung impact doon sa iyong accuracy. So hindi maging consistent. Tandaan natin, accuracy is equal to consistency. Consistency means accuracy. So with that, lahat ng mga possible na mga errors ay kailangan matanggal. Okay? So kung nakita mo, yung ginawa mo ay nakatouch ang iyong ilong dito sa charging handle, mag-cause yun ng error. Pag bawat putok mo, pikit, hindi ka naman kapag follow through. At kung titingnan mo ngayon, ma-judge mo ngayon, doon sa tama mo sa target, yung tinatawag na shot group. May shot group ba? Nagdikit-dikit? Dahil sa layong 25 meters, ang ordinary
M193 ball ay dapat dikit-dikit. As much as possible, touching shot group. Pero yung 1-inch shot group, pwede na yon. Or 2.54 centimeter na shot group sa layo na 25 meters, pwede na siya as a basis ng ating zeroing o battle sight zeroing. By the way, nakita ko sa na-compare ko doon sa katabi, doon sa left side ni Dave, na isang reservist na puputok doon. Yung hawak niya sa rifle, yung kanyang grip sa kanyang non-shooting hand ay doon na hinawak mismo sa may magazine. Sa dulo ito ng kanyang forearm, no? Dito siya nakatouch. Mahirap yun. Dahil mayroong play, up-down ang barrel, and of course, hindi maganda ang balance ng dalawang siko. Makikita natin yan mismo if sa actual ay kilatisin natin from the perspective ng isang shooting instructor. So, doon sa katabi mo, Dave, advice mo, ilipat, gayahin yung position mo sa iyong kamay dito sa pag hawak mo doon sa handguard, yun ang tama. At mayroon yan, slightly pulling backwards. Okay? Pero hindi mo siya higpitan. Slightly pulling backwards para mas steadier yung placement ng bat dito sa shoulder pocket. Okay? At nakikita ko sa iyo, Dave, bawat putok mo, hindi nag-i-slide ang bat. At solid, no? Na-stop ng shoulder blade dito sa likod. Na-stop niya yung recoil. Naturally, bumabalik. Then, mas accurate ang magiging tama. So, ayan ha. Sa shooting fundamentals, marami ang dapat aralin dyan. And, tandaan, magbigay ako sa inyo ng karagdagan na tip kung paano ma-ensure na maging consistent tayo. Tatlong bagay ang ating titingnan. Yung mga factors na maka-apekto sa accuracy. Una, is yung barrel mismo. Ang unang tanong, okay pa ba yung bore ng barrel? Maayos pa ba yan? Tingnan mabuti. Na-test fire ba bago ang live firing activity? Nagdidikit-dikit pa rin ba siya from a prone supported position? I-adjust mo yung mga sights, yung elevation, windage, gumagana pa siya. Yung kanyang moving parts, hindi ba paalog-alog yung kanya, halimbawa, yung kanyang bolt and carrier assembly? Well lubricated ba yan siya? And kapag hindi siya maganit, no? Smooth siya kapag i-kasa ng shooter. Number mo. Ang ibig sabihin, well cleaned, well maintained, at saka naka-lubricate. Hindi ibig sabihin na paliguan mo ng oil, gun oil. Maayos lang pagka-lubricate, alam natin, nilalagay lang natin dito sa ano. Then, yung lahat ng may nagtatouch yung bakal to bakal, bakal to aluminum, yun yung lagyan mo ng lubrication. At may karugtong yun, yung bala. Yung bala ba na gamitin mo, akma, para doon sa target na yun, I have a video before na kung saan ay ipinakita ko sa inyo ano ang magiging epekto kapag mali na bala ang ilagay mo dyan sa iyong M16A1 rifle. Kung green tip, no go. Ha? Green tip o 62 grains M855 ball, ibala mo dyan sa M16A1, keyhole ang mangyayari dyan, di siya accurate kahit sino pang napakagaling na shooter. Ang kasunod is environmental factors. Kapag sobrang mainit, halimbawa, sobrang mahangin, maka-apekto yun lahat doon sa yung accuracy. Ang pangatlo, pupunta tayo sa pangatlo, personal factors. Yung shooter ba, nasa maayos na pangkondisyon ang, sa maayos ba na kondisyon ang kanyang pangatawan? Siya ba ay walang sakit? Hindi ba malabo ang kanyang paningin? 20-20 vision ba yan? Hindi ba siya duling? Dalawa ang paningin niya sa front sight post? Hindi ba siya colorblind? Hindi ba siya naninikip ang dibdib? Baka sobrang malaki ang tiyan. Pagdapan niya, naninikip na ang ganyang dibdib, hindi siya makahinga. At maraming pang iba na mabanggit natin about personal factors. So yung tatlo na yon,
gamit, baril at bala. Pangalawa, environment, yung makakaapekto sa atin, kagaya ng hangin, humidity, yung illumination, and of course, yung overall weather condition makaapekto niya sa shooting. Pangatlo, ay ang personal factors, yung mismong the man behind the gun, kung no-go yun because of some reasons, kagaya niyan ang kanyang condition, health, and wellness condition, ay lahat makaapekto sa kanyang marksmanship performance. So I hope you learned something from this video. Congratulations again sa Arsen at saka sa reserve unit na iyong hinahawakan. That is the way to go para sa ating paghanda para sa external defense operations. Maraming salamat. Ilagay lamang sa comment anong gusto ninyo na mga tips o insights na aking ipamahagi sa sunod na video.